niya, te. Oh, mama Lord. Tikman na natin. Tingnan natin kung masarap ba. Masarap to. Back to my channel. So, andito na naman tayo, guys. Another episode na naman ng ating Operation Lipat Bahay. And then, ipapakita ko lang sa inyo, guys, ang mga latest purchases natin na nakakawasak ng bulsa. I mean, hindi naman masyado, pero medyo hindi ko lang ina-expect na dami pala natin pa rin bibilhin kahit na furnished na tong house na to. But yeah, without further ado, guys, ito na siya. Start na lang tayo sa Kmart. So, ito yung mga nabili namin sa Kmart. Kasi ginagawa namin, minamatchy-matchy na namin yung mga, ano na, designs namin dito sa bahay. So, parang medyo, ano din, gastos talaga din pala. So, we have this soft na contour bath mat. So, sa may ano, guys, toilet bowl, ilalagay nyo siya dyan. Ito, iko-contour nyo siya para nakapatong yung paa nyo dito, which is warm. Water capture din, guys. And then, there is another one here na blue. Hindi kami makahanap na matchy-matchy ng isa, guys. So, ito na lang yung binili namin, which is really nice. Parang siyang bib na malaki. Pero, mas okay ito na anong form kaysa sa isa. Parang yung isa, hindi masyadong long yung neck. Mm. I forgot the price, guys, pero hindi naman masyadong mahal talaga yung... Is it? Ah, this one is 10, I guess. Yeah. Kasi napaka, ano niya, soft siya. So, 8 and 10 pala yun, guys. And then, bumili din tayo ng wall clock. As you can see, very simple lang yung ating wall clock, guys. But I really like the color. It's gray. Tamang-tama sa theme natin, which is, yung couch natin is gray. So, might as well buy this. So, mura lang din to, ata. $11 lang to, guys. Very simple. Meron kami yung ganito din na itsura sa bahay. Pero, ilang beses siya nakukulog. So, parang ibang-iba na yung itsura niya ngayon. Sirang-sira na siya. And then, yung ano pa, guys, yung very happy ako na purchase din. Na para ang tagal ko talaga itong hinanap. Hindi ko ba alam, siguro sa Pilipinas, sobrang dami ng ganito at sobrang mura lang din. Pero dito talaga, guys, medyo pahirapan. Pahirapan talaga siya. Ang tagal ko talaga naghanap nito. So, nakita ko, alam nyo ba, guys, siya na lang yung nag-iisa. And then, supposed to be, meron kaming, ano dito, option na click and collect. Kahapon naghahanap ako sa click and collect option, pero limited stock na lang talaga. So, buti na lang. Meron ako nakita na isa doon sa Kmart kasi medyo malulungkot talaga ako, guys, pag hindi ko nabili ito. Ay, mama Lord! So, as you can see, ay, hindi nyo nakikita. So, as you can see, guys, yan yung gusto ko talaga kasi merong ganito si ate from IKEA ata niya nabili. And then, sobrang ganda niya, guys, kasi nga, standing mirror siya, so pwede mo siyang dalhin kahit saan. So, if ever sa kwarto ko, or dito sa sala, kahit saan ko siya dalhin, guys, pwedeng-pwede lang talaga siya. Although, medyo mabigat siya, and then, sobrang lapa din niya. Hindi natin alam, pero alam ko naman na kaya ko to. Feeling ko lang talaga, medyo mabigat siya sa ngayon, kasi itong box din, parang thick din yung box. So yeah, I'm very happy with this one. This is $50, guys. Isa na lang talaga yung natira. I'm very happy na ako pa yung nakakuha. And then, meron din tayong maliit dito na trash bin. Sobrang cute niya. Very seldom lang talaga na may ganitong kulay. It's light gray. 3 liters siya na trash bin. And I think this is just $7. So, diba? Iba talaga yung Kmart. The last one, guys, na purchase namin today is ito. Medyo ano talaga to, guys. Sakit sa bulsa. Pero... dami naman niyang gamit. So, ito talaga is nabudol talaga ako dito ni Michelle, guys. So, ano to siya? Brabant siya yung brand niya, guys. As you can see, medyo malaki talaga siya. We are looking for a new rice cooker, pero di ko alam. We ended up buying this one. This multifunctional pressure cooker. Ang dami nitong gamit, guys. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung gamit nito, ha. At ganito pala yung itsura niya. Ah, napakita ko na ata. Ito ba yung napakita ko sa inyo? Yan, ganyan yung itsura niya. So, isa-isahin natin yung gamit. So, ang gamit niya, guys, is for soup, for low pressure cooking, for high pressure cooking, for rice, o diba, porridge, keep the pressure. For meat then, guys, hindi ko masyadong mabasa yung iba, so i-open na natin. So, i-open na lang natin siya, guys. Naka-seal din kasi to, pero supposed to be rice cooker lang sana talaga yung gusto namin. Kasi yung rice cooker,
na old na rice cooker namin. Plano sana namin na iwan na lang siya dun sa bahay. Kasi medyo luma na din siya, guys. We ended up buying this one na sobrang laki. Bigat niya, te. Bigat-bigat niya, te. Oh, mama Lord! You twisted it. What did I twist? Sus, kya. The arrow aligns with the arrow on the handle, and then you can close it. Meron kaming nakita dun, guys, from Sunbeam, sana na it cost $55, ata 40% sale yun siya. That's a rice cooker only. Pero yung problema sa kanya, guys, ganito yung itsura niya, hindi siya pwede makapag-steam. And alam nyo naman na mahilig kaming gumawa ng siomai. So yun yung concern namin. Nung nakita to ni Michelle, wala na, guys. Ay, mali pala ako, guys. $79 pala yun sa Sunbeam. Maganda talaga yung itsura niya, guys. Kasi gusto ko yung mga ganito itsura. Diba, medyo ano siya. Classy looking. So, gusto ko yung mga ganito. So, and this was on sale. This is supposed to be 300 plus. I think... 299. Ah, this is 299, guys. And then, naka-sale siya ng 60%. So, it ended up $99 na lang siya, guys. So, parang nag-spend tayo ng $20 more for this. Pero yun nga, guys, yung kailangan lang talaga namin dito is rice cooker lang at saka steamer. But yeah, why not? So, ito na siya. Ang laki niya, bigat niya. Ay, ito lang pala yung pang-separate niya. Ito lang yung pang-steamer. Lagyan mo lang dyan. So, yun. Ito na yung ating bagong rice cooker. So, guys, tanggalin natin, guys. Super satisfying moment talaga itong mga ganito. Para, ano to? Ah, pag pantanggal ng pressure. Ito. Hello! That's it! Wow! So pretty! So, guys, the unboxing na natin ito. Kasi medyo malaki talaga to. I just need... scissors. Nagbasa ako sa mga reviews din, guys. Tuwang-tuwa sila sa size. So, natiwa na rin ako para sa kanila. Michelle, tandirigining. So, guys, okay na. I-open na natin siya. Wait muna. I-move muna natin ang konti dito. Ta-da! Oh my God, ang laki! Sobrang laki pala nito talaga. Pero meron kasi siyang ano, parang napakanipis na plywood dito. Siguro naman ito yung nakabigat. Sana ito yung nakabigat. Sobrang laki niya, guys. Kaya pala, ganun pala talaga yung ano nila, yung reviews nila dito. Like, hindi nila ina-expect na ganito siya kalaki. Let's see. Kaya ko ba itong buhatin kahit saan? Kasi yung mirror na ina-expect ko, mga dito lang siguro. Siya, ang laki niya. Agay! Ito kong tiil! Asap ako ni Butang! Timanda ko, ah! Gusto yung kwarto. Butang ka niso kong kwarto. Mahurot ng lugar dito. Ginalanjod akong samin. Hindi ko ini-expect na ganito kaya siya kalaki. Akala ko dito lang, oh. Okay lang naman ako ng maliit. Pero why not? Pero at least, guys, $50 lang to. Ang laki lang niya. Ito ko kadaong. So, first, luto ko pala dito ngayon sa bahay, guys. Nagluluto ako ngayon ng sinigang. Sinigang na baboy. And then, andito na pala yung ingredients natin. Oh. So, marami pa kaming gamit sa bahay, pero pause muna tayo. Ito yung baboy natin. Sobrang namimiss ko na din talaga to. So, meron tayong tomato, onion. Ito is sa ating bok choy to, guys. So, yun yung mga dahon. Oh. Ito yung stem niya. And then, we're just boiling the water right now before natin ilagay lahat ng ingredients. Nandito yung ating peppercorn, salt, at saka yung ating pork cube. May i-add pa pala ako dito. Chili flakes lang. So, kumukulo na siya. Lagay yung meat. So, lagay na lang din natin yung onion at saka yung ating kamatis. We'll just wait for 25 minutes, guys. Guys, ilagay ko na yung ibang ingredients. So, sinigang na gabi. Kati! Kasi yung sinigang na gabi, guys, yun yung nakakapag-thicken sa kanya. So, masarap talaga gamitin yung gabi kaysa sa sinigang na sampalok lang. But we're gonna put sinigang na sa sampalok pa rin. Kasi medyo marami yung pork natin nyo. Kaya gamihan na. My God, ang sarap. And then, salt and pepper. I
tikim-tikim lang tayo, guys, kasi tansya-tansya lang to. Pepper. Ay, yung ating pork cubes. Tikim! Ilagay ko na lang lahat ng sinigang sa sampalok. Kasi, kulang pa siya ng asin. Ay, ang sarap. Kalami ba, uy? Gusto ko talaga yung ma-pepper. So guys, last na ilalagay ko is chili flakes. Sabi ni Michelle, bakit daw ako maglalagay ng chili flakes? Gusto ko talagang lagyan siya ng chili flakes, guys. So ito lahat, ubusin ko kasi konti lang naman to. Ay, sobrang konti naman to. Para naman itong walang angkang din. Gusto ko kasi na medyo may angkang. Yung meat kasi, guys, medyo hindi pa siya malambot. So, currently editing right now, guys. I think okay na to siya. I-take nga natin ulit. Did you taste it? Is it alright? Yeah. So, lagay muna natin yung... What is that? Microwave. Ano naman? Beautiful rice. Una muna natin yung stem, guys, kasi medyo matagal to siya maging malambot. Sarap sana if meron pa to siyang konting anghang. Konting hint lang ng anghang. So guys, last stage na tayo. Ito na ating bok choy. Ayan. Ding, ding, ding. Sarap! Tikman na natin. Tingnan natin kung masarap ba. Masarap to. Hala, hindi pa ako nalang. Sarap! Sarap, guys, kasi thick yung sabaw ba. And then, maanghang na din siya. Konti lang naman yung anghang. Nang hint lang yung anghang. So, kain muna ako dito, guys, ha? Nag-i-edit kasi ako ngayon. So, medyo nagmamadali ako. Pero, ang sarap. Malamig din kasi yung weather, so, okay. Bok choy. So guys, andito pala tayo sa bahay. I'm just using a phone right now. Kumukuha na naman tayo ng gamit dito sa bahay. We went to Kmart as well, guys. Like, mabilisan talaga pumunta kami sa Kmart kasi mag-close sila ng 12. At think na dumating kami doon mga 11:35 na. So, very quick lang talaga. And then, andito na, guys. Yan, mga gamit natin. Sobrang dami pala talagang gamit, guys. And then, ito, yung mga pabango dito. Guys, ito. Tapon yung lahat. Ito, konti na lang. First floor muna talaga yung iano namin. Kukunin namin. Dito na naman tayo sa bahay. Nag-insert lang ako ng clip kasi nakalimutan kong dalhin to. So we went to Kmart. Bili-bili lang ng konti and then we also went to the previous house. Ang dami namin dala, guys. So akala ko talaga konti na lang yung andun sa bahay. Pero ang dami pa pala. Ang dami talaga. Andun pa yung mga clothes ko, guys. Like, uniform lang yung andito at saka yung mga boxes na luma. So, sobrang dami pa talaga ang trabaho to. We're working tomorrow, so bilisan na natin. Na ako dito sa aming pantry / linen cupboard /
pang ano guys, pang toiletries, ang dami. Kahit ano-ano lang talaga. Guys, time check, it's 2:26 already guys. I think it's time for us to rest. Medyo marami din talaga yung nagawa namin. Pero, napapagod na talaga ako ipakita sa age guys. So, pasensya na. Hindi nyo tuloy nakikita yung pinagagawa ko. Guys, imagine guys, pupunta ka sa work, isa lang yung ballpen mo, ito na yung dala mo afterwards. Hindi, ano yan. Kolekta yan for how many months, guys. Sobrang dami ng ballpen namin na nadala ni Michelle. And then, we bought our... Michelle. Uy, it's not just mine. Combination yan. Marami kaming ballpen na inano kasi inilibay yung erasable ballpen. So hindi na kami masyado gumagamit sa ganyan. So isa sa uli namin yan sa work, guys. And then ito na-arrange ko na dito. Dito yung part ko. Dito yung kay Michelle. Ako din nag-arrange nito. Ano man eh. Uy, ilagay mo yan sa ano, Michelle, oh. And then arrange ko na din yan diyan. Dami pa. So guys, alam niyo ba, hindi ko na napakita sa inyo kung anong pinamili natin sa Kmart. Diba, nakalimutan ko na talaga. So, papakita ko lang, very quick lang talaga. Konti lang naman yung binili natin, of course. Ito guys, ito yung ginagawa naming underlay. Underlay meaning, nilalagay namin siya sa mga drawers. Ito muna yung nilalagay namin before we put some stuff on it. Kasi ano siya, it will protect the surface ba, para wala siya mga scratches, yung mga ganun. So, napaka-okay niya, nagka-cut lang kami. So, dalawa yung binili namin dito. Yung isa, ito na siya. Ipapakita ko ba? Ito na siya, oh. Kasi nakat na namin. Kasi nga, nag-organize ako doon, di ba? Dun sa drawers. Dito sa living room natin. And then, we also bought some... Bumili din kami ng placemat. So, sobrang konti lang talaga ng choices ng placemat, guys. I'm very particular when it comes to color. Kasi gusto ko talaga na same-same yung theme. Pero... wala akong choice. Nagmamadali din kami kanina. But it's okay naman. Pero yung theme lang natin talaga is more on gray. Pero wala kami nakita. Pero okay naman to. It's gold and it's white. Okay lang. So ito yung paano natin. Placemat. Bumili tayo ng apat. I think mura lang to. Nakalimutan ko na yung price. Pero yeah, mura lang to for sure. And then yan na guys. Basically that's it. Pasensya na kayo if hindi ako nakakapag... Hindi ko talaga na-vlog ng maayos yung pag-declutter, pag-organize. Kasi medyo nakakapagod din, nakaka-stress na mag-vlog ka din, tas nag-organize ka. So, kaya hindi ko masyado napapahita. But, I really hope na appreciate nyo pa rin yung video na to. And, napag-wash na pala ako ng face. Sinabi ko na ba? And, thank you so much guys for watching. I really hope to see you in my next one. Don't forget to subscribe. Bye!